Laguna, may mistulang ginto na kumikinang sa ilalim ng lawa. Pambihirang kayamanan kung ituring ito ng mga mangingisda roon na umaasa para sa kanilang kabuhayan. Pero ang hindi nila alam, ang mga gintong nilalang na ito ay hindi lang pala kayamanan. Banta pala ito sa buhay ng mismong lawa na kanilang inaasahan. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Nauubusan na ba kayo ng ideas sa inyong UOTD o Ulam of the Day? Malamang ilan sa atin, paborito ang isda. Sa mga fish lover dyan, nakatikim na ba kayo ng golden fish? Pero hindi ito ang goldfish na nasa aquarium ha, dahil ang gininto ang isdang ito. Nahuhuli raw sa City of Seven Lakes sa Laguna. Sa malawak na lawa na ito dito sa Laguna, meron di umanong makikita na kumikinang na mistulang mga ginto sa tubig. Ayon sa mga residente rito, ang gintong hinahanap namin ay kalat daw sa lawang ito. Isa ang mga ito sa kinabubuhay ng mga nakatira rito. At hindi ito gininto ang alahas o medalya, kundi isda. At para tulungan tayong mahanap yan, makakasama natin ngayong umaga ang isang sa mga mangingisda rito na si Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey, magandang umaga. Nasaan ba rito yung ginto? Nasa tubig po. Okay. Hanapin na natin. Para mahanap ito, kailangan ko munang sumakay ng bangka. Marami talagang ano dito, yung mga goldfish na malalaki. Marami po. Ito, hindi na ba ito? Opo, ayan na po. Yun na yun. Ito to. Parang goldfish nga talaga. Sa dami ng isda sa lawang ito, nangingibabaw ang makintab nilang kaliskis na kulay ginto. At sa floating cottage na ito, mas marami pa palang makikitang gintong isda. Sila ang mga Midas cichlid o flower horn kung tawagin ng mga residente rito. Hango ang kanilang pangalan sa Greek god na si Midas dahil sa kanilang kulay. Bukod sa marami ito sa lawa, meron ding makikita sa mga baklad na nakapalibot dito. Itong mga Midas cichlid, pinaparami nyo yan talaga dito? Bakit siya nandito kasama ng mga tilapia, ng mga bangus, ng mga koi fish? Bali, sir, sila po yan, nahuhuli ko sa labas. Mm-hmm. Ginagawa ko lang pong palatandaan. Palatandaan para? In case po na, halimbawa, may nawala na isa, dalawa, hindi ko napapansin, mag-check up po ako ng aking fish cage. So sinasadya nyong ihalo talaga dito sa mga alaga ninyong mga tilapia? Opo, para? Maganda rin tingnan. May hawig din ito sa flower horn, isang uri ng isdang kadalasang inaalagaan sa aquarium. Kasama ko ang isa sa biologist na nakapansin sa mga Midas cichlid sa lawang ito. Pero Sir Greg, yung kakaiba sa kanya, no, parang yung ulo niya, parang may bola sa noo. Para sa mga aquarium fish hobbyists, gustong-gusto nila yung mga isdang katulad yan dahil yung nuchal hump or yung ball niya sa ulo ay para maging prominent talaga yung isda. So mas malaki yung bilog sa ulo, mas gusto yan ng mga aquarium hobbyists. Tsaka ang tingkad ng kulay niya, tignan mo, yung pagka-orange din niya. Parang nga siyang goldfish sa unang tingin eh. Opo. Taong 2013, nagsimulang makita ang isdang ito sa lawa ng San Pablo, Laguna. Nung bumag yung Glenda, doon namin napansin yan, yung flower horn na yan. Sabi noon eh, may nag-alaga daw dito na nung bagyong Glenda ay nakawala. Pero ang gintong ito, hindi gaanong pinapansin ng mga tao. Sa katunayan, ang isang pirasong Midas cichlid nagkakahalaga lamang ng 5 hanggang 10 piso. May nabili naman, kaya lang hindi siya kagaya ng tilapia na nabibili sa palengke. Dahil? Siguro hindi pa kilala ng mga tao, hindi kilala yung isda. Sino bumibili? At saan nila dinadala? Anong ginagawa nila? Kinakain din. Magkano ang bentahan nyo ng flower horn? May nabili dito, 60, 50, ganun. Kada? Kilo. Lahat ng size. Maliit man o malaki. Mabenta? Hindi. Hindi.
nakamamangha ang matingkad na kulay ng gintong isda. Pero smells fishy pala ang kanyang presensya. Ang mga Midas cichlid na ito may tuturing kasing invasive species. Ibig sabihin, banta ito sa populasyon ng mga native na isdang naunang nabuhay dito sa lawa. Oh, so ito pala yung sinasabi nilang ginto. Isda pala siya dito sa may lawa. Kasi nga naman, pag tinignan mo, you know, from ilalim, kitang-kita mo, ang tingkad-tingkad ng kulay niya. Mukha nga naman siya ginto yung kulay. Ang problema nga lang, itong sinasabi nilang ginto na to, Sir Greg, invasive species. Invasive, hindi yan nakakabuti. Dito sa lawa na to. Kasi ang mga invasive species, maaari nilang ma-displace at maubos ng tuluyan ang mga native at endemic nating isda. Uh-huh. So kung hindi natin sila maagapan ngayon, there may come a time when ang ating mga lawa at ilog mapupuno ng ganito. Puno ng ganyan, puno ng mga dayuhan na isda. Delikado siya para sa ekonomiya, At sa ecology nitong lawa na to. Yes, kasi itong lawa na to, ang totoong inhabitants niya ay ang mga native na Philippine fish. At ang laki ng kanilang noo may kinalaman din daw sa kanilang pagiging resilient in nature. Ang laki ng sa may noo niya at sabi niyo, isa siya sa mga pinakamatalino. Matalino talaga ang mga cichlids. So kaya sila madaling maging invasive species sapagkat ang cichlids, by nature, matapang sila. So, palaban talaga ang cichlids. Tapos, meron silang good trait in that sila ay mabuting magulang. Sila ay very good parents. Bantay sarado ang magulang na Midas cichlids sa kanilang fingerlings kaya mas mabilis silang magparami sa mga freshwater ecosystem. Ang Midas cichlid ay sexually dimorphic. Ibig sabihin, iba ang itsura ng lalaki sa babae. Mas malaki ang nuchal hump o bukol sa ulo ng lalaki kaysa sa babae. Wow, tinan mo. Laki oh! Mas malaki pa sa amoy ko. Para siyang ano, parang kasing size ng tilapia. Hawig man sila sa goldfish, magkaiba naman ang kanilang ugali dahil mas kalmado ang goldfish kaysa sa mga Midas cichlid. May ugali kasi silang agresibo. Nakakalaban nila ang iba pang isda na nakatira sa lawang ito. In fact, may isang study na ginawa dito na nakahanap ng isang dosenang klaseng isda na mahahanap dito sa lawang to. Out of all of this, tatlo na lang yung native o naturang mahahanap dito na isda. Sila ay ang ayungin at ang dalawang klaseng biya or bottom-dwelling gobies. Everything else we see in this lake, from the golden Midas cichlids to the tilapia, to the bighead carp, jaguar guapote, koi, and many others, have been introduced from other countries. So, para sa best alternatives, instead na mag-concentrate tayo sa mga dayuhang isda tulad ng mga Midas cichlid, arali na lang natin kung ano yung tunay na value ng native natin na mga isda. By learning to value what we have, we can protect our rivers and lakes from foreign invaders. Galing sa Central America o sa mga bansa tulad ng Nicaragua at Costa Rica ang Midas cichlid. Kakaunti na lang daw ang nahuhuling mga native na isda rito. Ayun, meron daw dito ayungin. Ito yung example nung talagang dito nakatira na isda sa lawa, no? Ang liit pala niya. No, sir. Ayun! Isang pirasong ayungin dito. Ito yung tinatawag na ayungin. Ito yung isda na talagang dito nakatira. Ganito talaga siya kaliit, Sir Greg. Lumalaki pa ng konti ang ayungin. Oo. Pero kung makikita natin, Jonathan, itong batyang to, isang pirasong maliit lang ang native na isda. At hindi yun maganda. Hindi yun maganda kasi bago natin fully ma-appreciate kung ano yung use ng ating native and endemic species, marami sa kanila ay kusang nawawala. As in, nagiging extinct na sila before natin silang makatalog at maintindihan ng mabuti. Isa sa paraan para mabawasan sila, hulihin at kainin. Edible o nakakain naman ang isdang ito. Ano nga kaya ang lasa? So ito na yung Midas cichlids, yung tinatawag na ng flower horn dito. Pinirito. Tignan natin.
parang tilapia talaga. Tsaka ang laman niya, malaman siya. Parang mas malaman nga siya sa tilapia. Tapos, hindi ko alam kung sa pagkakaprito lang yan, o pero juicy yung laman niya. Sarap. Galing sa Central America o sa mga bansa tulad ng Nicaragua at Costa Rica ang Midas Siklid. Kakaunti na lang daw ang nahuhuling mga native na isda rito. Ayun, meron daw dito ayungin. Ito yung example nung talagang dito nakatira na isda sa lawa, no? Ang liit pala niya. No, sir. Ayun! Isang pirasong ayungin dito. Ito yung tinatawag na ayungin. Ito yung isda na talagang dito nakatira. Ganito talaga siya kaliit, Sir Greg. Lumalaki pa ng konti ang ayungin. Oo. Pero kung makikita natin, Jonathan, itong batyang to, isang pirasong maliit lang ang native na isda. At hindi yun maganda. Hindi yun maganda kasi bago natin fully ma-appreciate kung ano yung use ng ating native and endemic species, marami sa kanila ay kusang nawawala. Sa mga report po na dumadating sa BPAR, may mga sightings na nakikita sa ibang freshwater area natin. Kaya ang aming proactive response dyan, nagkaroon po kami ng ongoing profiling sa Calabarzon para makita ano ba yung extent talaga ng proliferation ng ating Midas. Sa partial result po ng analysis ay nakita naman na halos kukonte o halos wala na nga po nagpaparami ng Midas. Hopefully yung ating profiling ay matapos pa para higit makita natin ng mga tamang datos kung ano na po talaga yung status. Pero basically yung ating partial result ay wala pong market value sa ngayon ang Midas. Konkretong programa at epektibong implementasyon nito ang kailangan sa isyu ng pagdami ng golden fish sa San Pablo, Laguna. Kapag hindi kasi ito naagapan, pwedeng mas marami pang maperwisyo. Huwag naman sanang ang ginto ng ating likas na yaman maging patupa. Ang ginto na kumakalat dito sa Seven Lakes ng Laguna ay hindi talaga may tuturing na ginto, kundi tanso. Dahil sa usaping pang-conservation ng kalikasan, may tuturing silang banta at kaagaw ng mga native species o yung mga isdang Pinoy na talagang nakatira dito. Kaya mga kabrigada, mag-ingat sa pag-aalaga ng mga hayop na hindi talaga nakikita dito sa ating bansa. Ako po si Jonathan Andal, kasama sa iisang brigada.